gabi, sino ba ang ipangtatapat mo sa pambato ni Miss Annette? Eto na. Excited ako ipakilala sa inyo. Alam mo, sa totoo lang, iilan lang ang mga light artists na kilala ko dito sa Pilipinas. At sa lahat ng light artists na nag-audition sa Battle of the Judges, eto talaga yung nakakuha ng aking atensyon. Kasi he knows how to tell a story. Sa totoo lang, nung panahon na nag-audition siya dito, maraming naiyak. Kaya maghanda na rin kayo sa emosyon ninyo. Lahat ng material niya ay nanggagaling sa kanyang totoong buhay. At ang susunod na performance na masasaksihan ninyo, ito yung mensahe niya para sa tatay niyang Yumao. He wrote a letter to his father and it's going to be narrated by Juan Miguel Severo. Isa rin siyang full-time delivery driver. At alam ko na makakapag-deliver siya ng great performance sa bakbakang ito. Ang aking susunod na pambato sa Battle of the Best, I see Erwin Reyes. The light artist, Erwin Reyes. Abang ginagawa mo yung talento mo kanina, ano yung tumatakbo sa iyong isipan? Naalala ko po yung papa ko po kasi hanggang sa huling ininga po niya, hindi po ako nakahingi po sa kanya ng tawad. Saka hindi ko po nasabi sa kanya na mahal ko po siya. Hindi ko inaasahan na ganun pala kabigat yung storya na ikikwento ni Erwin. Bakit ganun yung naging diskarte mo bilang mentor niya? Actually, ang ganda. Gusto kong i-share niya yung tunay na storya dito sa television para rin maraming makarelate. That all beautiful things are fleeting in this life. Just like kung paano yung light art niya na sandali lang natin makikita at ma-appreciate. Kagaya nung storya nila ng tatay niya na that only proves that, you know, life is so short. At kung meron tayong mga mahal sa buhay, sabihin na nating mahal natin sila hanggat nandito sila. Thank you, B. Miss Annette, naging effective po ba ang diskarte ni Bea para sa inyo? Well, ako, ang masasabi ko lang, I'm very happy na nasabi mo yung kwento mo na kahit wala na yung father mo ngayon dito, the fact na nasasabi mo yung kwento mo, in a very personal way, I think it matters. Kasi alam ko naman na, alam na niya yan, di ba, Alden? I'm sure ngayon alam na niya lahat ng gusto mong masabi sa kanya. Na-touch ako sa kwento mo. Thank you, Miss Annette. Kuya Jose, paano ka naapektuhan ng performance ni Erwin? Tinamaan ako din eh. Oo, kasi mula nung nag-artista ako, dumating sa akin yung nakalimutan ko yung parents ko na alam ko, akala ko nandun lang sila. Merong time na nangyari sa buhay ko na ibinigay sa akin, yun lang yung time na kalapit ako sa kanya. At that time, may sakit pa siya. Nagkaroon na siya ng sakit. Hindi ko nasabi yung katagang, Tay, mahal kita. Kaya nga sabi ko pala, pag habang nabubuhay tayo, itawa natin palagi yung salitang mahal kita. Hanggat buhay, yung mga mahal mo sa buhay, sabihin mo, I love you, mahal kita. Tito Boy? I love you. I love you too, Tito Boy. Ang sarap pakinggan lang, kasi dagdag lang dun, you say I love you now, today, because tomorrow is never promised. Yeah, sabi nga ng isang kasabihan. Ang akin lamang, I'm using the lens of a manager who goes for longevity. Kasi napakalimitado nung ideya natin ngayon ng kailangan singer ka, kailangan actor ka, dancer ka, host ka. Meron palang ganito. Pero going back to that, salamat for doing what you're doing. Kasi alam ko na ngayon na entertainment is not limited to what I know. Diba? Binuksan mo yun. At least sa akin personally. Thank you, Tito Boy. Thank you, judges. Thank you.